elementary, the size of the hexagon is 12 inches length of each side. So I'm going to use a used bond paper, legal size bond paper. So ako siyang i-cut into 4. So tag 1/4, 1/4 siya ka cut. So nana ko i-prepare daan. 6 kabuk ako ang i-prepare. Ako siyang i-fold. Para siya ako siyang i-fold. Since 13 inches ang legal size ng bond paper, so ako siyang put nun na mahimo siya o 12 inches. Tusok doon na to para ang 12 inches ato na lang siyang i-cut. So, 12 inches ani siya, ato na yung i-assemble. Para pag-assemble na to, ani nga mga strips, na mahimo siya og hexagon, ang first nga folded nga paper, ako siyang i-delete. Kuma na to, mabigil ang pinakauna nga line, so ato na siyang i-overlap na to ang uban nga mga folded paper. Ito siyang i-form of hexagon. Hindi adjust na lang na yung pagkakuman. So, pali siya. Pakatali siya na dito. Almost perfect ang ating hexagon. Okay, so ato na siyang na-forma. Ato na yung siyang almost perfect siya. Adjust na to yung sides. So, adjust ang sides. So, okay na siya. Ato na yung dikitan o masking tape. Ani lang siya ka, dali. Pwede man ta mo diretso og himo o hexagon gamit ang masking tape, pero dili kayo siya perfect na hexagon. So, mas mayo nga magamit na ani nga mga used na mga band paper. Para almost perfect akong hexagon. Dikit na to para dili siya mag-ihok-ihok. Dili siya mapalig o dali sa hangin. So, almost perfect na ang iyahang sides. Pwede natin siya gamiton nga technique sa paghimo sa hexagon for hexagon agility test para sa mga elementary. So, dili kay siya gasto o ganing masking tape kay used bond paper raman na ato ang ginagamit. Tapos, almost perfect pa din ang iyahang mga sides.